Tapos magamit ang tulong app, hindi rin sinayang ng ibang housemates ang oras at isa-isa nang ginamit ang natira pang applications ng Big Tablet. Si Ilona ginamit ang Relax app, si Zonia ginamit ang Silip Bahay, si Enchong ang Kita Kids app para makita ang kanyang lola at si Kenzo gumamit ng Panood app. Kinagabihan, tinatawag ni Kuya si Enchong. Nais kong ipaalam sa'yo na meron na lamang natitirang isang battery life sa Big Tablet. Apo. At meron na lamang kayong 5 minuto na natitira. Okay po. Okay. Sinong pinakagusto tong ginagawa nila dito ngayon? Huh? Alin? Kasi may isa na lang battery life. May isa na lang battery life. Who wants to stay badly for this competition? At si Franco at Bailey ang lumapit para makuha ang Ligtas app sa Big Tablet. Franco at Bailey. Yes po. Bakit kayong dalawa ang nagpunta rito? Gusto po talaga namin magtagal sa PWW. Pero isa na lang ang natitirang baterya. Opo. Pag-usapan nyo. If I get nominated, maybe I don't have many supporters to get saved me, bro. I'm sure, bro, you're saved. Yes, what bro. If I audience alone? Mas marami yung vote ni Ilona. You have more supporters than Ilona, bro. Iwan talaga ligtas, bro. Kuya, kay Bailey na lang po. Ipapamigay mo, Franco? Lalo na po. Mas matanda po ako kaysa kay Bailey. Siguro po, mas pagbibigyan ko lang po si Bailey. You sure? Oh, yes, bro. Kuya, okay, bro. We've decided I will have the ligtas po. Bailey? Yes po. Ikaw ay merong immunity sa susunod na nominasyon. At si Bailey nga po ang gumamit ng Ligtas app at magkakaroon ng immunity. Pero sa natitirang housemates, sino nga kaya ang pipiliin nilang iboto para sa nominasyon? At paano nga kaya nakaapekto sa kanilang desisyon ang pagdinig ng mga payo sa botohan mula sa outside world? Ang mga nakakaintrigang kaganapan bago matapos ang eviction night, narito panoorin nating lahat. Bago ang eviction night ay nag-empake na ang mga nominadong si Camille, Jimboy at Zonia. Where's mine? Oh my goodness. Ito na. Pagdating ng eviction night, ang huling ligtas sa gabing ito ay si Jimboy. I'm sorry, Zonia. You have just been evicted from the Big Brother house. It's okay. Makikita naman kayo sa labas. Maramis kasi Zonia na sobra. Sa girls' bedroom ay nag-usap si Camille at Ilona. Ala, dalawa na lang tayo. Samantala, inaliw na lamang ni Enchong ang mga boys sa kitchen area. Ikaw, Jimbo, ano maging reaction mo kunyari sabihin? Ikaw ang matatanggal dito, Enchong D. Bakit? Kung nakuha ni Enchong na magpatawa, maya-maya naman ay naging seryoso ang usapan sa pagpaparanas sa kanya na mag-nominate. Sa puntong ito, magbibigay ka ng iyong boto para sa housemate na sa tingin mo ay hindi na karapat-dapat na manatili dito sa bahay ko. Kaya Enchong, oras na para sa iyong nominasyon. Kuya, ang hirap, kuya. Kailangan ko na ang boto mo. Sandali, kuya. Nabigla kasi ako. Sandali. Kuya, binibigyan ko ng 2 points si Kenzo. Kahit lumabas man siya dito sa bahay mo, alam ko na may maganda naman siyang pamilya at magandang buhay na nag-ahantay sa kanya. Binibigyan ko ng 1 point si Ilona, kuya. Dahil napansin ko lang na mas marami siyang salita kesa sa gawa. Ilang minuto pa ay isa-isa nang tinatawag ni kuya ang mga housemates para kunin ang boto sa nominasyon. Para sa magaganap na nomination night, hiningi ni Kuya ang opinion ng dalawang mahal sa buhay ng bawat housemate kung sino ang dapat nilang i-nominate for eviction. Paalala na magsisilbi lamang itong gabay para sa mga housemates pero sila pa rin ang magde-desisyon sa kanilang iboboto. I'm gonna give
2 points to Camille because I didn't really see her interact with you. She's really playing game as well. Like, she's really wise playing the game. 1 point to Gym Boy. When you help him do the task to win his dad a tricycle, I didn't really hear him say thank you to you. Sang-ayon ka ba sa mga ibinigay na boto ng mga mahal mo sa buhay? I was actually considering voting for the same vote. Binibigyan ko po ng 2 points si Ilona kasi hindi po siya naging effective as a leader. I give 1 point to Kenzo. Na-observe kong instead of being a peacemaker between Kyle and Ilona, parang pinabukas niya si Ilona nang lumapit sa kanya instead na pagbatiin yung dalawa. Gaano kahalaga para sa iyong opinion niya? Siyempre 100% po. 2 points for Camille because although I see that all she's doing is venture a bright future for her daughter, sometimes some of her actions don't support her initial goal. 1 point for Ilona. I feel that she comes across very strong, seeing how much she often has misunderstandings with the other housemates. Binibigyan ko po ng 2 points si Ilona kasi po nahihirapan siyang umintindi sa wikang Tagalog. Si Camille naman po, binibigyan ko ng 1 point. Masyado po siyang iyakin, kaya medyo naapektuhan yung mga ginagawa nila dun sa bahay ni Kuya. Tama naman po, Kuya. 2 points para kay Franco kasi nakulangan ako sa support niya dun sa group. And 1 point for Kenzo kasi sana naisip niya agad yung dapat niyang gawin. I'm giving my 2 points to Kenzo. He's been nominating Ilona for the first few weeks of nomination. And he knows how to play the game. I'm giving 1 point to Gym Boy kasi di niya masyadong kinakausap si Ilona. Wow! Well, I do trust my mom's advice. I'll take that in.